Ngayon naman ay makakapanayam natin sa linya ng telepono ang mayor ng Marikina, si Mayor Del De Guzman. Magandang umaga po, Mayor Del. Hello, Mayor Del? Mayor Del, magandang umaga po. Mayor Del, magandang umaga po. Welcome po sa Glenda Watch. Hello, Mayor? Hello? Babalikan po natin si Mayor... Hey. Hello, Mayor? Ano po? Yes, sir. Kamusta naman po ang lagay ng panahon dyan sa Marikina ngayon? Yes po, no? Mga oras na rin walang ulan, pero medyo madaling pa po ang kalangitan, kaya inaasahan natin na uulan pa to. Nakakapag-first alarm na rin po kami dahil lumakpas na po tayo sa first level na 15, ano, para maghanda na po ang ating mga kababayan. Pero ganoon pa man, pinag-empty natin po sila na yung mga nasa pinakamababa ay kailangan na lumitas. Nawagan tayo sa mga kababayan na sa Tumala, Tananga, Tumalanday. Pwede po kayong lumikas na hanggat na wala pa po tayong tubig dyan sa inyong mga lugar. Opo. Sir, kamusta naman po ang sitwasyon dyan ngayon? Mayroon po bang mga roads na na-block na mga nagtumbahang puno? Ano na po ang itsura dyan ngayon, sir? Meron din po. Pero kasalukuyan, patuloy na po natin kiniklear na ang mga, especially mga major roads. Kumbagapat may minor roads na may mga puno rin nagbagsakan. Kasabay ay bumagsak din ang mga poste ng Meralco na dala ng mga puno. Opo. Yes. Mayor Del, with regards po sa pagtaas nga po ng water level dyan sa Marikina River at syempre sa preemptive evacuation po na inyong kinundak, paano naman po yung mga evacuation centers o mga evacuation areas natin? Marami na ba ang supplies na meron tayo at ilang evacuation centers po ang ating binuksan para sa ating mga mamamayan? So, in-alert na po natin ng halos lahat, no? Initially, ano yan, 6, ano? So, pagdating talagang kailangan po natin, hanggang 2 po, naka-ready po tayo sa mga evacuation centers natin. Okay. At yung tungkol naman sa mga food provision, naghahanda na rin po tayo. Yes. Sir, alam naman po natin ang area ninyo ay talagang pagdating ng baha ay ngayon handang-handa na dahil sa dami natin natutunan from the experiences in the past. Pero ngayon po, inaalala po ba natin ang pagbaha pa dyan sa Marikina? Oo. Dahil yung mga, kailangan pa po natin mga mitigation measures dito, hindi pa lahat nakalagay. No? Kaya inisip natin na sana kung magkakaroon ng karampasang pondo, local man o national, mailagay na po itong mga kailangan mga infrastructure para po mabawasan natin ang pagbaha sa lungsod ng Marikina. Alright, Mayor Del, sa paglabas po ni Bagyong Glenda mamayang gabi o bukas sa madaling araw, ano na po ba yung magiging hakbang ng LGU po ng Marikina para po siyempre aksunan po agad yung maging aftermath ng pananalasa niyan sa inyong sudad? Ngayon, no, full blast na tayo, clearing operation, no, dahil nasahan natin na alos lakpas na sa lugar natin ang bagyo, so hindi na tayo makakaranas pa ng mga malalakas na hangin na tulad kanina, maagaga. At yun na lang po ang pagbaha ang ating binabantayan. Opo. Mayor Del, meron po bang paraan para po makatulong yung mga kapatid na para po mag-volunteer sa paglinis at sa pagtulong na rin sa mga evacuees natin? Marami na po, no, ng mga private sector, mga organizations, na nag-touch base na po sa atin at sila po ay isa-isa na natin binibigyan assignment para makatulong sa pag-clear po. Apo. Mayor Del, panghuling katanungan na lamang po, ano ang inyong mensahe sa mga kababayan po ninyo sa Marikina ngayon po na nananalasa ang bagyong Glenda? Ito po, no? Tawag yun lang po sa ating Rescue 161 o Dial 161 kung ano mong po mga nangyari sa inyong mga lugar na kailangan po natin aksyonan. Sa 161 lang po, parating po ninyo, agad po ay pupuntahan kayo ng ating mga operatives para kung meron mang bumagsak na puno, may mga oryenteng dalagot, may report niyo po agad. Kasalukuyan, nag-iikot din naman po ang ating mga tauhan ng ating pamahalaan, bagamat siguro mas para mas mapilis po, magkatulong-tulong po tayo. Na lang po natin sa 161 ang lahat ng mga naging problema po sa inyong mga lugar.
at inulit ko po yung mga nasa laylayan sa Barangay Tumana, Barangay Nangka, at Barangay Malanday, inihikayat po na kayo po ay lumikas na muna hanggat hindi po dumadating yung tubig na inaasahan natin na baka dumating itong maghapon na ito. Opo. Salamat po. Opo. Yes, maraming salamat po sa inyong oras, Mayor Del De Guzman ng Marikina City.